Alright, magandang araw mga kapuso at narito na naman po tayo sa Sumbungan ng Bayan, libreng payo online, no? At dahil paparami po ng paparami ang mga dumudulog sa atin para po solusyunan ang kanilang mga problema, eh talaga namang linggo-linggo isinisikap po nating maging bahagi, no, ng ikalulutas ng mga bawat reklamo sumbong na idinudulog po sa atin. At ngayon pong Sabado, ngayong linggo, eh meron na naman po tayong tutugo ng sumbong, no, at hopefully, no, ay mabigyan po natin ng kasagutan. Okay, so sa araw pong ito, narito ang isang ina na humihingi ng tulong na maibalik sa kanya ang nawalay na dalawang anak, no, at para po ibigay sa atin ang detalye ng kanyang problema, eh tawagin na po natin ang nagrereklamong ina. Siya'y walang iba kundi si Gian Bitco. Yan. Yan, Gian, magandang araw sa iyo. Gian? Okay. Malinaw naman ba ang dating ko sa iyo, Gian? Opo, sir. Okay, good. Okay, Gian, pwede mo bang ikwenta sa amin ito bang ano bang nangyari, no? At bakit nagkakaroon ka ngayon ng problema sa kustodiya, tama ba, ng iyong dalawang anak? Ano ba nangyari? Ba't nawalay sa iyo ang mga bata? Nung pinanganak ko po kasi yung panganay ko po sa Laguna, nag-decide po kaming mag-asawa dati na iuwi po sa Nueva Ecija yung dalawang anak namin. Ay, yung anak namin na isa, unang anak pa lang namin po yun. Para magtrabaho po kaming dalawa. Eh, okay. Yun nga po, nung nagkahiwalay po kami ng trabaho, meron na po kaming hindi pagkakaintindihan. Okay, kaya saan po, madaling... nung... Opo. Sige, go ahead. Sa madaling sabi, eh ngayon kayong dalawa ng mister mo, eh, hindi na kayo okay. Opo. Hindi na kayo nagkakaintindihan. O maghiwalay na kayo ngayon. Opo. Okay. Hanggat sa nagkaanak po kami ng dalawa. Tapos, yung dalawang bata, 6 years old tsaka 8 years old, no? Na uwi sa pangangalaga ng mga magulang ni mister, tama ba? Tama po. Sa Nueva Ecija. Okay. So, nag-decide kayo na iwanan doon dahil pareho kayo nagtatrabaho. Tama ba? Opo, sir. Okay. Ngayon na hindi na kayo nagkakaunawaan, hindi na kayo good terms ni mister, ano nangyari? Ayaw ba ibalik sa'yo yung mga bata? Ayaw pong ibigay sa akin yung mga bata. Tapos, pag hinihiram ko lang po yung anak kong babae, iuwi ko sa amin. Kailangan ko pa pong magmakaawa sa kanya. Gaano kadalas mo na iuuwi ang iyong mga anak para isang makasama? Isang beses ko lang po na uwi ng Iloilo yung mga anak ko nung 2018 lang po. Yung ko lang po sila nahiram, pero saglit lang po, isang linggo lang mula na noon hindi ko na sila makuha. Ano bang nangyayari sa tuwing sisikapin mo? Eh sinisikap mo naman talaga makuha yung mga bata. Opo, sinasabi ko naman po sa kanila na ako na po ang mag-aalaga sa mga anak ko. Ano ang sinasabi sa inyo ng biyanan mo? Sabi po ng ama, hindi daw po pwede at maliliit pa daw po sila. Hindi ko naman daw po kayang alagaan. Ina naman po ako, di ba? Parang baliktad, no? Parang habang maliliit pa nga, dapat yata nasa iyo yung mga bata, no? Oo. So parang ikaw pa ngayon na nakikiusap. Ikaw pa ngayon na nakikiusap. Opo, parang ganun po yung nangyayari. Meron ba magkakataon na pinagkait sa'yo, yung makita yung mga anak mo? Meron ba mga ganun pagkakataon? Wala naman po, pero ang gusto nila mangyari, ako pupunta po doon ng Nueva Ecija. Pag gusto makita ng mga magulang ko yung mga anak ko, hindi pwede, nakukunin ko sila. Okay. Eh, matanong lang kita, I hope you don't mind, Gian. Sa ngayon ba naman, meron ka namang bang kakayanan na buhayin yung dalawang bata? Meron po, sir. Nagtatrabaho po ako. Okay. So, ang nakikita mo lang dahilan, na sinasabi lang sa inyo, mister, na dahilan, kung bakit ayaw nilang ipaubaya sa iyo mga bata kasi hindi mo raw kaya, di ba? Yun ang sinasabi nila, tama ba? Opo. Saka nagtatrabaho daw po ako, sino daw po mag-aalaga. Eh, ang plano ko po sana, iuwi na lang po sa amin sa Iloilo, uwi na lang po kami ng mga anak ko. Tapos doon na lang po ulit ako maghahanap ng trabaho. So parang umuwi ka doon, wala kang sure na trabaho. Sinong kasama mo doon? Sinong kaakibat mo sa pag-aalaga? Ah, nanay mo. Sa Iloilo. Okay.
Okay. Sa ngayon, nasaan ka ngayon, Gian? Nasa ano po, nasa Bulacan po, nagtatrabaho po. Okay, nagtatrabaho ko ngayon sa Bulacan, pero yung mga anak mo nasa Llanera Nueva Ecija, no, na nasa pangangalaga ng iyong biyanan, pareho mo anak. Doon din ba umuwi yung tatay? Hindi po, nasa bagong kinakasama niya po. Ah, okay, so wala rin kasama magulang talaga doon. Ang nag-aalaga lang ay yung mga lolo't lola, no? Lolo't lola. Eh, kamusta naman ang lagay nila doon sa pagkakaalam mo? Kamusta ang lagay nila? Okay naman po sila kasi nakakausap po naman po yung anak kong lalaki. Kaso po eh, sabi ko nga sa tatay nila, sabi ko ibigay na sa akin yung mga bata at matanda na nga po yung mga magulang niya. Ay ako na lang po kakong mag-aalaga. Eh, hindi nga, kahit nga sa module, hindi na sila pwede kasi mga senior na po sila. Kamusta naman ang pakikitungo sa inyo ng mga biyanan mo, ng mga lolo't lola? Okay naman ba o may... Hindi ko po sila nakakausap sa ngayon. Hindi. So, ang talagang humaharang talaga yung mister mo. Kasal ba kayo? Hindi. Kasal ba kayo na yung... Hindi. Okay. So, hindi kayo kasal, no? Siya ang humaharang dahil paniwala niya, wala kang kakayanan na buhayin yung dalawang niyong anak. So, iniwan niya sa Nueva Ecija sa pangangalaga ng kanyang mga magulang, no? Okay. Dahil na sa Nueva Ecija yung mga bata, no? Gian, minabuti natin makipag-ugnayan sa social worker, no? Sa naturang lugar, no? Para malaman natin kung ano ba talaga ang laban mo, kung anong pwedeng gawin, no? Patungkol diyan. Syempre tatawag tayo ng mga eksperto patungkol dyan. At ngayong araw, mapalad tayo dahil makakasama natin si Ma'am Amerjaphil Vidal. Okay. Ayan, magandang hapon po, Ma'am Amerjaphil. Magandang hapon din po, Sir Oscar, at sa atin pong si Ma'am Gian. Okay, at, I think, yes, narinig niyo naman po yung problema. Based po sa facts po ng problem presented po ni Ma'am, no? Hindi po pala sila kasal nung kanyang kinakasama. So, based po kasi sa ating batas, sa AO 209 under Article 176, pagka po hindi kasal ang magulang, ang magiging anak po nila ay tinatawag pong illegitimate children. So, base po sa ating batas, ang mga illegitimate children po ay dapat po nasa kustodiya po ng kanilang ina. So, base po dun sa kwento po ni Madam, tayo po ay may laban na makuha yung kanyang anak. Tsaka isa pa po, kung idinadahilan po nila ang pagtatrabaho, meron po tayong mga jurisprudence kung saan na ang pagtatrabaho daw po ng isang ina ay hindi sapat na basihan para tanggalan siya ng karapatan sa kustodiya ng kanyang mga anak. Ayun. So sa madaling sabi, ma'am, sa iyong paniwala, no, sa iyong nalalaman sa usaping ito, eh may karapatan si Gia na bawiin yung kanyang mga anak. At yes, yung, sir, Oscar. Yes. Absolutely. At yung sinasabi... Oh, ayan. Absolutely. At yung sinasabi nung dati niyang kinakasama o yung tatay ng mga bata na hindi pwede kasi maliliit pa at hindi niya kayang alagaan, walang basehan to. Walang... Yes, sir, Oscar. Yes. Matanong ko lang... Matanong ko lang, no, ma'am. Kailan ba nagkakaroon ng punto yung pagbabawal ng isang ama na ipaubaya sa ina yung mga anak? Kasi nga yun, malinaw yun, no? Parang ilang beses natin na encounter yung ganyang issue, no, na talaga malinaw yan. Habang maliliit pa ang mga bata, yan dapat ay nasa poder ng kanyang ina, di ba, ng kanilang ina. Pero kailan lang ba nabibigyan ng pagkakataon niya na ipagbawa o ipagkait sa isang ina yung pangangalaga ng kanyang mga anak? Yes, sir. Actually, kung talagang gusto po nung ama na mawalan ng karapatan ng ina na mapunta sa kanyang kustodiya, ito po ay ipinafile po natin sa court. Kailangan pong mapatunayan nung tatay na yung pong talagang ina ay walang kakayahang mangalaga ng kustodiya. So, yun po. Pinafile po siya sa court. Ilan po sa mga dahilan kung bakit po natatanggalan ng custody ang mga ina ay dahil po sa kawalan ng trabaho or sa pagiging immoral po.
So kailangan ma-establish mo 'yan na walang kakayanan yung ina at may ano, may aspektong immoral, no? May ginagawang immoral. Okay, sa kaso ni Gian, meron ka bang sa nakwento niya so far, no? Sa nailahad niya, meron ka bang nakikitang dahilan para ipagkait sa kanya yung custody ng mga bata? Well, actually, sir, wala po. Kasi talagang dapat nasa kanya po yung custody ng mga bata. Since hindi naman po sila kasal, kung gusto man po nung lalaking mawalan siya ng karapatan, of course, kailangan po niyang mag-file ng petition sa court. Tama ba, Ma'am Amerjaphil, no? Yung pag ganyan ng sitwasyon, parang ang binibigay mong karapatan sa ama, more on visiting rights, siya dapat yon, no? Siya dapat, yes, nabaliktad yung sitwasyon, no? Parang si yes, Ma'am Gian pa ngayon, yung binibigyan lang ng visiting rights, tama ba yon? Yes, sir. Oh. Dapat po yung sa father. Actually, sir, hindi po absolute yung visiting rights. Ang kailangan po niya ay makiusap pa po sa ina. At nasa compromise agreement po nila. Ayun, parang nabaliktad talaga si Gian, no? Kawawa naman si Gian. Ngayon po narinig po natin ang problema ni Ma'am Gian at dahil nga nasasakupan niyo yung area, no? Kung nasaan yung kanyang dalawang anak, ano po ngayon ang magiging next na hakbang ng inyong tanggapan para po matulungan ito si Ma'am Gian, Ma'am Amerjaphil? Yes, sir. Actually po, kailangan po kasi namin ng personal appearance ni Ma'am Gian. So, after po niyong magpunta dito, i-schedule na po natin yung rescue operations. With the help of PNP po at saka barangay officials, pupuntahan po natin yung bahay kung nasan po yung mga bata at kakausapin po natin kung sino yung nangangalaga sa kanila. So, okay, para lang po malaman po nila na yung kanilang ginagawa ay labag po sa batas. Okay. So, ano yan? Sa pagtutulungan na yan, no, iba't ibang ahensya kasama ang Philippine National Police, no. So, makakaasa kami, no, Ma'am Amerjaphil, no, sa inyong mabilis at agarang aksyon, no, sa idinurog na problema ni Ma'am Gian. Ma'am Gian, meron ka bang gustong sabihin kay Ma'am Amerjaphil? Narinig mo naman yung sinabi niya at payak naman yung pinaplanong operasyon patungkol dito. Meron ka bang gustong sabihin, ano, Gian? Maraming salamat po. Okay. Gaano katagal mo na bang hindi nakikita yung mga anak mo? Isang taon po. Isang taon na rin. Oh, okay, pandemya pa, no? Oo, pandemya pa. No? Tapos hindi mo makasama yung mga anak mo. Hindi naman nagkakasakit doon. Kamusta naman ang pag-aalaga nila doon sa mga bata? Okay naman. Opo, hindi naman po nagkakasakit. Kumbaga hindi naman napapabayaan. Hindi naman napapabayaan. Naman po yung anak ng dalawa. Okay. Ayan. Si Mr. ba may pananagutan, Ma'am Amerjaphil? Si tatay? Wala naman. Pero kailangan, kung ipagkakait niya. Grabe na, pag-arawas yung mga... Yes, sir. Kung ipagkakait po niya at kung resistant po sila, the last resort na lang po na pwede natin gawin is mag-file po ng petition sa court. Yun na lang pag nangyari yun, no? Yes, sir. Pag nagmatigas sila. Pero kung sana naman po hindi sila magmatigas, para po mas madali po yung pag-uusap. Ayun. Tsaka ano, ikaw naman, Ma'am Gian, pag ikaw ba nabawi mo yung mga anak mo, papayagan mo ba ng visitation rights yung tatay? Oo naman po. Hindi ko naman po pinababawal. Oo. Pero kayo ngayon, hindi kayo speaking terms nung tatay? Hindi kayo speaking terms. Pumunta po ako ng isang beses sa kanya nung mga nakaraang pinuntahan ko po siya doon sa bahay ng babae. Mm-hmm. Yun nga po, pakukunin ko sana yung mga anak ko. Kaso po eh, nahihirapan pa rin po ako magan sa kanya. Makipag-usap. Kasi ang gusto ko po sana, mag-usap na lang po kami ng maayos. Mm-hmm. Para magkawa namin ng paraan yung mga bata na ang gusto ko po sana mangyari kung na lang po kami sa ng mga bata na kunwari sa kanya pag nag-aaral yung mga anak ko tapos pag bakasyon sa akin naman, parang ganun po yung gusto ko mangyari. Okay. Sabi niya, ayaw niya naman pong pumayag sa ganung sitwasyon namin. Okay. So ikaw naman, Gian, handa ka naman lumuwas dyan, no? At makipagpumunta sa tanggapan nila, Ma'am Amerjaphil, sakaling ikasanga na nga nila yung rescue operation sa mga bata. Apo.
Okay. So yan, maigiging makapag-usap na lang kayo offline, no? Sa kung ano ang magiging next hakbangin. At pag-uugnay na lang namin kayo ng, sa magitan ng staff ng Sumbungan ng Bayan para nga mas mapadali yung inyong usapan. Ma'am Amerjaphil, maraming salamat po sa inyong panahon, no? At sana po hindi ito huli. At sakaling meron tayo idulog ulit para may matulungan tayo, nandyan po kayo lagi. Salamat po, Ma'am Amerjaphil. Welcome po, Sir Oscar. Thank you din po. Ayan, si Ma'am Amerjaphil. At Gian. Oh, huwag ka naiiyak, no? Mababawi mo na yung anak mo, no? Hindi mo nakita ng isang taon. Tutulungan ka ni Ma'am Amerjaphil, no? So ano lang, makipagtulungan ka lang sa tanggapan nila sa MSWDO, no? Ng Llanera Nueva Ecija, ha? Para mabawi mo na yung anak mo. Salamat po. God bless always, ha? Pagdadasal ko kayo para sa ikabubuti ng lagay ng inyong pamilya, okay? Sa tulong ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Llanera Nueva Ecija, nagsagawa ng rescue operation para mabawi ni Gian ang dalawang anak. Muling nagkita ang mag-ina. Nakapagharap din sa barangay sina Gian at ang kanyang mga biyanan kung saan binigyang diin ng maotoridad na dapat maibalik sa ina ang mga bata. Naunawaan ng kabilang panig ang nangyari, bagaman tumanggi silang magbigay ng pahayag. Maraming salamat po sa Sumbungan ng Bayan. Nakuha ko na po yung mga anak ko. Sana po marami pa po kayong matulungan kagaya ko. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa hapong ito, no? Kung may mga sumbong po kayong gustong maaksyonan, i-message lang po sa ating official FB page, no? At sisikapin naming matugunan po yan, no? At dito sa Sumbungan ng Bayan. Ugaliin niyo po rin po tumutok dyan po sa ating official FB page para alam niyo po yung mga paksa sa mga susunod nating mga episode, no? Para na sa ganoy makapagbato kayo ng inyong mga katanungan o kaya mga sumbong, okay? Idagdag ko na rin po, no, na nagbibigay ng free legal consultation ang Ideals Incorporated, ang grupo ng mga abogadong katuwang ng Sumbungan ng Bayan. Mag-message lang po kayo sa Facebook page ng Tisha Justicia para ma-assist kayo ng kanilang mga abogado. Ayan. Okay, isa hanggang sa susunod po nating episode, no? Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Huwag po sana kayong magsasawa at kung kayo'y may mga problema o kaya mga katanungan legal, isumbong na po yan sa nag-iisang Sumbungan ng Bayan, libreng payo online. Ako po ang inyong lingkod, Oscar Oida. Magandang hapon po sa inyong lahat.